the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Good morning, Ted. Yon, welcome back. At Chacha, good morning. Good morning. Oh, pag nakita ka yon na naman ni Consul Joe Asad, mayamanin ang t-shirt mo. May buwaya sa t-shirt ni Pastor. Pero ayan nga, mamaya ba uwi na kayo, Pastor, or tomorrow pa? Mamaya, uwi na kami. Ito si Chewy. Ano, inip na rito sa bahay na to. Oo. Nasa ano sila, Pastor, ngayon eh. Nagjajalan-jalan. Kasama si Ate Grace, saka yung mga bata. Kasama yung mga anak nyo, Pastor, o kayo lang ni Ate Grace? Iniwan yung anak eh, no? Yung aso kasama. Siyempre, kasama yung anak, Chacha. Yun. Kasama yung mga bata, jalan-jalan sa Subic. Oo, si Pastor. Tampi-tampi saw sa beach. Opo. Well, siguro naman dyan, hindi 2-5 pag wala kang face mask. Boracay, kasabi nga ni Mayor kahapon, yung mga nasa Boracay, ingat kayo. Pagka daw nahuli pala dyan na wala kang face mask, hindi ka lang pagsasabihan, sisingilin ka ng 2-5. Dyan ba may naniningil, Pastor, sa Subic? Wala naman. Wala. Pero dyan ako pupunta. Required pa rin. Required ang face mask. Habang nagsiswimming, required ang face mask? Hindi, sa duty free. Alam mo naman, Ate Grace mo, binigyan ko ng 100 pesos. Mamili ka dyan sa duty free. Oo nga, masarap ang shopping dyan. Oo, mura din yung mga chocolates. Paglaki ko. Paglaki mo ano? Ha? Paglaki mo? Pupunta rin ako ng Subic. Ay, Remember, nung nag-date tayo dyan, dinala mo ako kaya dyan. Tapos nagulat na lang ako, wala na siya nung umaga na. Iniwan niya ako, Pastor. Hindi. Mamaya, papakita ko. Sumakay tayo ng jet ski. Papakita ko po sa inyo yung kanyang suot na, ano, naka-swimsuit siya. Wag. Naka-swimsuit siya. Wag. Nag-jet ski nga. Nakakita ka na ba ng jet ski na na-flat? Ikaw, Mitch. Nakasakay ka na ba ng jet ski? Ang ulo nito ni Sir Tete. Nakakita ka na ba ng jet ski na na-flat? Ito, kasama ko si Chacha. Alam mo bakit, Pastor? Nag-outing kami. Pailon team, ang dami namin. Ang tikas ng ulo ni Sir Tete. Kaya, dali, angkas ka na, Cha. Teka, sure ka na dyan. Umangkas naman ako. Nung nandun na kami, nagda-drive siya. Ang bigat mo naman pala. Nagre-reklamo. Hindi. Doon ako nakakita nga ng jet ski na na-flat. Iba yung Ted, ha? Wala pa ako alam na jet ski. Buti nga, di niya ako inulog eh. Buti di mo ako inulog nun. Nabigat ang kasi. Pastor din, may picture sila ni Ate Grace ng gano'n, naka-jet ski sila. Okay. Jalan-jalan sila dyan. Sige. Okay. So marami ng antabay sa atin para po sa atin pong morning prayer. Today po, Tuesday, All Souls Day. At syempre din po, we would like to offer our prayers para po sa lahat ng mga may karamdaman ngayon. Ano po na nakikilig po, nanonood po sa atin. Thank you so much. Okay, Brad? All right, Ted, before ako mag-proceed lang, mayroon namang nadagdag sa iyong fans club. 60th birthday today ni Georgie Reyes. Georgie, pwede ka na ngayon. Eligible ka nang mag-sign up ng Ted Filon Senior Citizen Fans Club. Ang pagbati galing sa kanyang asawa, si Sunny. Butihin namin volunteer yan sa church. So mula ngayon, Georgie, meron ka ng maraming discount sa Mercury Watsons. Happy birthday. Watsons. And congratulations, ha? Hindi lahat ng tao maabot na 60 years old. Kaya it's a blessing. Yep. Of course, ang greater blessing doon, pasok ka na nga sa fans club ni Ted. Anyway, Ted, Wisdom Tuesday tayo ngayon. ibig sabihin, kukuha tayo ng mga katuruan sa Proverbs or Ecclesiastes, yung mga turo ni Haring Solomon. But today, we're going to talk about Proverbs 18:12, mga kawikaan, nasarap sa Tagalog, ano? 18:12, ayan. Sabi dito, Ted, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Pag nakita mo yan, Ted, hindi siya past tense. Ibig sabihin, ano yung applicable yan up until now? 3,000 years ago sinulat to, more or less, and yet it's still applicable today. Ang pagmamataas o yung pride ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit, ang pagpapakumbaba ay nagbibigay naman ng karangalan or honor. Alam mo, Ted, ang resulta talaga ng pagmamataas ay kapahamakan. Trivia lang, Ted. Akala natin, di ba, pride is the original sin nila, Eva at Adan, tama? Pero alam nyo ba, mga taga-subaybay, mas original pa po sa kanila ay yung serpent, yung si Lucifer.
Yan din po ang kaso ni Lucifer, used to be the highest in command among all creation. So, si Satanas po, creation lang siya. Isa siya sa anghel before, kaya hindi siya mas powerful kay Lord. Okay, so siya po isa rin sa pinakamataas na creation ni God, and yet he thought pwede ko maging Diyos. So because of pride, binagsak siya mula sa kalangitan, 10 ng kanyang mga legions of angels na kumampi sa kanya. So pride din po nagbunga ng kapamakan. Tulad ni Eva at Adan, lahat sila napahamak. Sabi din kasi sa Biblia, Ted, pride comes before destruction. Kabuntot daw lagi ng kayabangan ay kapahamakan. Kaya pag may nakita kang taong napahamak or yung destruction, yung nasira, nawasak, pamilya, kung ano man, nauna rin yung pride. Kabuntot lang niya lagi ay destruction. Bakit, Ted at siya? Kasi pride puts us in the place of God. Feeling natin, again, quote and quote, feeling natin, pwede tayo mabuhay ng walang Diyos. Feeling natin, mas matalino tayo sa Diyos. Feeling natin, hindi natin kailangan katuruan ng Diyos. Again, as always, feeling lang. Sabihin ni Lord kaya, no, ang yabang mo, tanggala kaya kita ng oxygen. Eh ako gumawa niyan eh. Tanggala kita ng gravity, di ba? I mean, hindi tayo pwedeng mabuhay ni isang segundo na walang Diyos. Because lahat na to ay gawa ng Diyos. Sabihin ni Lord, daling kita sa kawalan kaya. So feeling lang, but God is gracious, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya po sa inyo na medyo may kayabangan, at may mga konting nangyayari na mga ganito, ganyan, sinusundot-sundot ka na ni Lord, pagmamahal po ng Diyos yan, winawarningan na tayo. Pero po yung patuloy nating pag-ignore, patuloy natin hindi pagpansin sa kanyang mga gracious act, ay magdudulot po ng kapahamakan eventually. As I ended, ngunit ang pagpapakumbaba, yan ang ating goal, ay nagdudulot naman ng karangalan. Humility, sabi po sa Biblia, as I end, God opposes the proud. Kinakalaban daw niya mayayabang, but He gives grace to the humble. Kaya alam mo, Tia, alam kong humble ako eh. He gives your ati grace to the humble. Joke lang po yan. Okay, so again, mga tagap-subaybay, piliin po natin ang humility. Huwag ang kayabangan. Ang pangit ng ending yan. Sa una lang mukhang maganda yan, pero kapahamakan ang dulot niyan. Tayo po'y magdasal, Panginoon. Salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin na minsan pag kami ay wala na sa hulog, kami ay parang mga inakay na tinatawag mo maging mapunta under your wings at sinasabi mo, hindi mo kaya anak, huwag ka magyabang. Sa akin lahat galing yan. Yung buhay mo araw-araw, yung hinihinga mo, sa akin galing yan. So hindi ka pwede magyabang sa akin. So Lord, I pray Lord sa mga nakikinig ngayon na medyo may konting pera, may konting narating, medyo yumayabang. Lord, nawa Lord ay matauhan sila na hindi kami pwedeng mabuhay apart from you. Na we should be humble to acknowledge you. At pag kami naging humble, pinopromote mo naman kami. You exalt us, Lord. You promote us, sabi mo sa Biblia. Kaya Lord, salamat po sa mga taong patuloy na nananatiling mapagpakumbaba. Kahit may mga pagkakataong pwedeng magyabang dahil patuloy mo silang iingatan. Salamat po, Panginoon. Dinadalangin namin ang mga kababayan namin, taga-subaybay na may karamdaman. Lord, ngayon nasa ICU, naka-intubate, o maaari nasa bahay, nagko-quarantine. Lord, dinadalangin namin, Lord, ano man ang kanyang karamdaman, whether COVID or maaring cancer, diabetes, ano man po ito, Lord, ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng pagpapakumbaba na tumawag sa iyo. Yes, nandiyan ang siyensya, pero ikaw, Lord, ang ultimate healer. Salamat po sa kagalingan na ibibigay mo sa mga kababayan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, today we also pray for the healing of Ama Felimon Di Malanta ng Pasig City. Ang aming panalangin para po sa kanyang patuloy po na paggaling sa kanyang karamdaman. At mahal na Panginoon, muli po, marami pong salamat today kay Brad Jeff Aliscopides sa kanya pong ibinibigay pong panahon sa ating programa at para din po sa pagpapakalat po ng magandang balita. Lord, amen. Alagaan niyo po siya, ang kanyang family at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon po nakikinig sa aming programa. Mahal na Panginoon, bless them more and bless their amen. Mission today. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 And mm-hmm. to God be all the glory. All right. So Brad Jeff, mabanggit ko lang yung kanyang wisdom Tuesday teaching ni Brad Jeff. Kasi ako nakikinig ako lagi
pag alam mo naman kasi pag senior na rin, ang tulog mo eh kapag nasanay ka sa gising ng umaga, ng maaga, talagang maaga ka nagigising. Kapag Sabado, mga pag 4:50 ng umaga sa Radyo Veritas, meron diyang kasi puro buo yung buong oras yung rosaryo eh, rosaryo. Mm-hmm. Pero yung oras na iyon, meron diyang isang lay worker na segment kung saan inilalagay po sa drama, radio drama, ang mga kasulatan sa Biblia, no? So may mga may gumaganap bilang Jesus, kung sino mang Pariseo o sino man, may drama doon at nandoon yung katuruan nitong Sabado, yun ang turo. Ang ganda ng kwento niyan sa Biblia, no? Yung si Jesus ay inimbitahan ng isang Pariseo para sa isang handaan. Yeah. At siya, dumating siya doon, no? At hindi siya umupo doon sa lamesa kung nasaan lahat ng mga bisita. At siya doon lamang sa isang sulok. Sa isang sulok. At yung iba ay umupo kaagad kung nasaan yung binaka-bossing, di ba? Doon sa lugar, sa bahay, kung nasaan ang pagkain, doon sila kaagad. So, dumating yung may handa, tinawag niya yung nandoon sa likod at sinabi, dito ka maupo sa kabisera. Yun. Yung mga nandoon ay pinaalis. So, sa wika, nung sa wika ay, di ba, itinataas ang mga nagpapakumbaba. Amen. At ibinababa ang nagpapakataas. Yun ang ginawang example doon. Very timely galing, itong galing. Ginawa ni Brad Jeff. Sorry, kasi maaga ako nagigising. Kinigyan ko sa Radyo Veritas. Napaghahalataan yung edad. 4:50 ng umaga yan. Tuwing araw ng Sabado. No? Napakaganda kasi sinasalarawan nila yung kwento. May mga drama, may mga tinig. Yung mga tsaka yung leksyon doon sa preaching. Hango din naman sa mga galing. Sa mga kasulatan, no? Ang ganda ng kwentong 'yon. Yung pala pinagmulan noon. Nang dumating ka doon sa handaan, feeling mo sikat ka. Feeling mo malakas ka doon sa may handa. Doon ka kaagad pumuwesto. Yung isa ay nadoon sa sulok. At napakatahimik. At siya yung sinabihan na, "Hindi, huwag ka diyan. Dito ka umupo." Ayun. Siya ang itinaas, yung nagpakumbaba. At pinaalis doon sa upuan, yung nagpapakata. Yung mga feeling. Feeling. Yung feeling. Yes. Ang ganda ng turo, no? Alam mo, isa yun sa mga bagay na natutunan ko rin talaga kay Sir Ted. Kasi naalala mo before, nung pre-pandemic, makwento ko lang, no, Pastor, dahil napag-uusapan natin itong mga pagiging humble. Si Sir Ted, madalas yan nananalo sa mga award-giving bodies. Di ba? Tapos madalas naman nagkakasabay kami nito sa mga eskwelahan. Tapos yung iba na mga, kasi syempre, Ted Filon yan, sikat na. So binibigyan ng magandang entrada ng mga estudyante, pinabibigyan ng maraming marshal, ganyan. Pero si Sir Ted, lagi ko nakikita, ayaw niya dadaan dun sa red carpet, gusto niya dun siya sa likod, backdoor siya lagi, tapos ayaw niya dun sa, minsan nga binibigyan siya ng upuan sa unahan, tapos kung ano-anong binaabot sa kanya. Si Sir Ted, pag dumadating sa mga ganyang klase ng gatherings, walang bodyguard, mag-isa ka lang talaga dumadating. Doon ko talaga hinangaan si Sir Ted. Sabi ko, grabe no, Ted Filon na siya, pero hindi mo makikita na yung asta niya, astang sikat, astang maraming pera, astang mataas ako. I'm sure yung mga estudyante, yung mga schools na napuntahan niya, maaalala nila, ganun talaga si Sir Ted. Kung pwedeng sa likod siya dadaan, doon siya dadaan sa likod, ayaw niya doon sa red carpet, ayaw niya doon sa may mga nagtatambol, ayaw niya doon sa yung talagang pipicturan siya o di kaya naman hihiyawan siya. Gusto niya lagi doon lang siya sa gilid. Ikaw na ikaw yun, baby. Yung kwento mo. Ganun ka. Totoo yun. At kaya talagang ako, sana hopeful. Iyan ang lagi ko rin talagang ini-instill sa akin eh. Kasi dito talaga, Pastor, sa mundo na ginagalawan natin, minsan hindi mo maiiwasan eh, no? Na lalaki talaga yung ulo mo or mapupunta sa ulo mo lahat ng meron ka sa paligid mo. Pero dahil sa iyo, nakikita ko talaga. Talagang naiisip ko, kung ikaw ganun ka, ako sino ba naman ako para mag-inarte ng ganun? Kung si Ted Filon, hindi kailangan ng marshal, hindi kailangan ng red carpet, mas lalo na yung cha-cha lang. So, 'di ba? Ang ganda eh, no? Nako, ipakwento niyo po 'yan sa mga eskwelahan na napuntahan na niya.
Ganun talaga siya, Pastor. Tsaka pag umoutfit siya doon, dumating siya, ang lahat maluloko kayo, naka-formal. Naka-ano, yung talagang pang-awards giving body yung suot. Si Sir Ted, alam niyo kung anong suot? Naka-pantalon. Yung pang-mall. Tapos naka-t-shirt, nagja-jacket lang ng pang-cardo. Yung pang-ano, wow, pang-amprovinsyano, Pastor. Tapos nagka-cup iba lang. Talaga, sobrang simple lang talaga. Actually, may mga tao nga minsan nagtatanong sa akin dito. Kasi dito po, nagugulat sila, si Manong Ted, walang bodyguard talaga. So nagtatanong yung iba sa akin nung bago pa lang kami dito, bakit daw walang bodyguard si Manong Ted? Bakit daw walang... Ngayon kasi wala na siyang driver, as in siya na lang din nagda-drive mag-isa. Lagi ko sinasabi, kasi ganun talaga siya, kasi kaya naman niya. Ang sinasabi niya lang sa akin lagi, hindi niya kailangan ng ganung klase ng treatment. So yan, lagi talaga tayong reminded to always keep our feet on the ground. And I'm sure, yung mga nakatrabaho din ni Manong Ted dito, can attest to it, na ganun ka talaga. You're really humble, yeah. Talagang kahit na parang, sikat. Parang feeling ko. Birthday mo ba? Hindi, naalala ko lang. Okay, hindi, baby, naalala ko lang. Sige. Kasi diba before, nagkakasabay nga, kami. Ilang kayo lahat dito? Yun naman pala, Sir Cliff, Yun naman pala ang kailangan. Pero totoo yun, naalala ko kasi bigla. Naalala mo yun? Okay, naalala na namin. Dahil ang dami mong kinuwento. Oo, ganun yun. Na-defeat yung, na-defeat yung purpose niya, maging humble. No, yung pagiging humble. Sige, thank you po. Salamat na marami. Salamat, cha. Thank you. Sige. Dito, okay, totoo, napansin ko lang, naalala ko kasi nung sinabi niya, Pastor, yung punta sa party, sa handaan, tapos dun umupo sa tabi ng mga sikat. Siya, ikaw kasi ganun ka. Doon lang talaga sa gilid. Okay. Sige. O, ito na. Dumating na yung ano. Ay, sorry. Tinatawag siya ni Ate Grace. Baka magkakapi na silang dalawa. Salamat, Brad. Thank you. Oo. Nga. Tama yun, cha. Ikaw din naman, cha. Ayaw mo rin yung feeling na mayaman. Hindi talaga ako mayaman. Wala talaga akong pera. Thank you, thank you. Salamat. Salamat, cha. Para di ka mautangan. Oo, tama. Char! Pero maraming salamat, Pastor. Ang ganda ng reminder mo for everyone yan. For everyone, actually. Okay. But Ted, before ako magtapos, Ted, tama yon. Yung ibang tao ay nakakapansin. And I guess that's one of the parang fruit of humility. Pag yung ibang tao nag-honor sa'yo, hindi ikaw yung nagse-self-promote. Kaya si Cha lang naman, na-appreciate lang. And of course, marami pang mga tao nakita rin yung humility ng isang Ted Filo. Ako po, na-witness ko yan mismo. So, Ted, saludo talaga ako sa'yo. Yun. Pero Ted, meron ka ba dyan? Uy, pwede pang make us laugh yun, ah. Pwede patukay yun, ah. Maganda joke mo ngayon, Pastor, ah. Sige. Ay, wala na akong masabi. Ted, apo, salamat. Thank you, Brad Jet. Thank you. Ted, maraming salamat. Ted, thank you for your example of humility. Ito po ang inyong daily Brad. Direct from Subic. Your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.